Kalyo di ano, itong peace talks, issue tayo, ano, sinarhan ng Duterte administration sa CPP-NP and DF. Ano, kung kayo po ang maging presidente, anong diskarte nyo to finally end this communist insurgency? Ito na siguro yung longest ano, rebellion ano, sa buong mundo. So anong diskarte nyo? Tama ka. Ang aking diskarte ay tutugunin ko yung lahat ng mga demands ng mga New People's Army na nakasulat doon sa kanilang dokumento. At nabasa ko lahat, at napaka makatarungan naman, yung kanilang kahilingan sa tunay na reforma sa lupa, lahat yan ay nirecognize ni Marcos, ni Cory, ng lahat ng presidente, pero hindi ipinatutupad ng totohanan. Ipatutupad ko ng totohanan ang tunay na reforma agraryo, yung comprehensive agrarian reform. Pangalawa, yung injustisya sa ating bansa. Lahat ng mga presidente at mga tao ay naniniwalang may injustisya sa ating bansa. Pag mayaman ka, ligtas ka. Kapag kayo mahirap, tulad ni Lolo Nanding, kulong ka. Eh, pag hanggat ganyan ang justisya sa atin, ang justisya sa atin, ay hindi talaga mapipigil ang paglaban ng mga tao at pag-abot sa paghawak ng armas. Kaya tingin ko, pagka natugunan natin yung kanilang kahilingan, mauubusan ng dahilan ang mga NPA na maghawak pa ng armas. Dahil naniniwala ako na humahawak sila ng armas, hindi naman dahil sa natutuwa lang silang maghawak ng armas, kundi dahil may malalim silang ipinaglalaban na problema ng ating lipunan. Historical problem ang pinaghuhugutan ng kailang paglaban. Kaya kinakailangan i-address. At pag na-address yun, tingin ko, pusa sila magbababa ng kailang armas. Robbie Alampay. Kalyodi, sabi po ni Mayor Sara Duterte, kapag nanalo ang tambalan nila ni Bongbong Marcos, sisikapin niyang maisabatas ang mandatory military service para sa lahat ng kabataang 18 years old. Lalaki at babae, hindi po ito ROTC. Tinukoy niya ang modelo sa South Korea at sa Israel kung saan ang mandatory military service ay umaabot ng 18 months hanggang 2 taon. Sang-ayon po ba kayo na magkaroon ng mandatory military service gaya ng mungkahi ni Mayor Sara Duterte? Hindi ako nagtataka kay Mayor Sara Duterte. Kung ano yung puno, hindi ganun din ang bunga. Hindi naman lalalayo yung patak ng bunga doon sa puno. Kaya ganyan siya. Pero hindi ko gagawin yan. Hindi tayo at war, tulad ng South Korea, na at war sa North Korea. At isa pa, hindi ako sang-ayon sa pamaraan ng gera o baril, pagpatay. Walang mananalo dyan sa paghahanda sa gera. Dahil ang nananalo dyan, yung mga malalaking kapitalistang gumagawa ng bala at armas. Ang kinakailangan natin ng ipalaganap ay ang kapayapaan, ang pagkakasundo-sundo, ang pagtutulungan. Para ang gera natin ay ituon natin sa paglaban sa kahirapan at paglaban sa problema ng klima, ng global warming. Dahil yun ang problema natin. Ang kailangan natin ay bigyan natin ng ekonomiya, kabuhayan, yung ating mga mamayan, trabaho, yung ating mga manggagawa. Itapatigil natin yung rice tariffication law nang sa ganun umunlad ang buhay ng ating mga magsasaka at tumaas ang presyo ng kailang palay. Yun ang dapat natin gawin at hindi yung pandarahas, yung utak pandarahas. Hindi effective ang paraang yan. Salamat po. Maraming salamat sa tanong at sa sagot ni Kalyodi de Guzman. Ang susunod na magtatanong, Dan Andrew Cura. Kalyodi, kilala po kayo sa Labor First Policy. Alam po natin na laging may tensyon sa pagitan ng labor at management at kung titignan natin yung kikitain ng manggagawa at yung cost of doing business ng management, paano ninyo hihikayatin ang mga business owners at employers na suportahan ang inyong plataforma? Hindi ko lahat ini-encourage. Ang ina-encourage ko lang ay yung mga kapitalista na kumikilala sa papel na ginagampanan ng mga manggagawa na nagtuturing sa mga manggagawa bilang partners. Hindi ko inaasahan yung mga kapitalistang gustong magsamantala sa mga manggagawa, yung gustong gawing kontraktual ang mga manggagawa, gustong ibaba ang sahod ng mga manggagawa, gustong tanggalin anytime yung mga manggagawa, yung mga gumagamit ng political connection nila para i-advance yung kailang business interest. Ayaw ko sa kanila. Ang gusto ko yung mga kapitalistang nakipagkakaisa sa taong bayan sa para sa pag-unlad ng ating mamayan. Kaya yung MSME, maglalaan ako ng malaking pondo dyan para suportahan sila dahil gusto kong ma-develop yung ating sariling industriya. Nang sa ganon, yung ating mga pangangailangan dito sa ating bansa ay hindi natin ini-import na napakamahal.
Tapos mag-i-export tayo ng mga raw materials na napakamura. Laging ang laki ng ating deficit sa budget. Kaya lagi tayong obligadong mangutang. At kasunod doon ng pangutang, korupsyon. Kaya kinakailangan natin, paundarin natin ang sarili nating industriya at makipagkasundo lang tayo doon sa mga negosyante na kumikilala sa papel na ginagampan ng mga manggagawa para sa development. At naniniwala ako, marami yan. Alright, Edlingaw. Kalyodi, nabanggit niyo yung tunay na reformang agraryo at tunay na pagbuwag ng contractualization. Pero Kalyodi, sa totoo lang, lahat ng kandidato, puro tunay ang pinapangako. Anong kaibahan ng inyong katunayan na tunay na reformang agraryo at tunay na pagbuwag ng contractualization? Si Duterte, nangako rin yan. Anong kaibahan niyo? Yung kay Duterte, bravado lang yun dahil election. Sinabi naman niya yun, inamin niya yun, panluloko lang niya yun para makuha yung boto. At marami sa mga kumakandidato, panluloko rin dahil hindi naman nila kayang gawin. Dahil sila ay nasa bulsa ng mga kapitalista. Sila ay ang supporter nila, mga big business. Kaya hindi nila maupakan yung mga big business eh. Hindi sila makatindog sa contractualization. Hindi sila makatindig sa rice tariffication law. Hindi sila makatindig laban sa deregulation. Anong gagawin nga ninyo? What's your plan? Dapat ipatutupad dyan dahil mangyayari yan dahil yan ay hindi ko pangako. Yan ay laban ko 30 years ago na. Kaya kung ako magiging presidente, automatic yan. Magagawa yan dahil yan ay laban ko. Hindi yan pangako. Okay, that's for contractualization. Pero yung reformang agraryo, kasi 30 taon may ganyan. Ganun din sa reformang agraryo. Dapat ay ipatupad ng totoo yung pero in particular, reform. In specifics po, what exactly? Dahil opo. Ako ay anak ng mga maghasaka, alam ko ang buhay ng mga maghasaka. At yan ay dahil sa pagpigil ng mga malaking korporasyon sa implementation yan, hindi nangyayari. Pero pag ako ang presidente, automatic yan. Ipatutupad ko ang tunay na reforma sa lupa dahil maraming mariresolve. Employment at saka yung pag-aalsa ng mga NPA sa kanayunan, mariresolve yan. Pero po, may exemptions, may stock distribution and all that. These are the usual loopholes. What do you plan to do with those? May mga exemptions kasi sa land reform. Ayan po, sorry po, Kalyodi and Ed, tapos na po ang ating 1 minute and 30 seconds sa ating 4 on 1 on 4 question and answer.